Mga kasundo, ito po si Kuya Barry. Ibang kwento naman ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Tayo po'y magkwentuhan tungkol naman sa multo. Narito na po ang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, maging sa lahat ng tagabakinig ng inyong channel. Kailan ko lang po na-discovery ang channel ninyo at nagustuhan ko po lahat ng mga ina-upload ninyo na mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan. Kuya Barry, ako nga po pala si Linda. 31 anyos at ako po'y nagtatrabaho sa Quezon City. Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari noong Disyembre taon 2021 sa pinapasukan ko po mismong trabaho. Bali po, yung mga amo ng pinsan ko ay nangangailangan ng bagong tauhan at ako nga ang ipinasok ng pinsan ko na si Hana. Apat kaming empleyado. Si Ate Kat na katulong ng aming mga amo, si Hana at si Ate Bea. Gumagawa po kami ng mga canvas, bags at tote bags. Bali po, sa kondo po nakatira ang aming amo. Iyong bahay nila ay may dalawang kwarto lamang. Tapos may alaga po silang malaking aso na ang lahi po ay canine. Unang pasok ko pa lamang sa bahay ng aking magiging amo ay kinikilabutan na ako. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Iyong tipong may nakatingin sa akin sa bawat kinikilos ko. Damang-dama ko talaga. Pinadiretso kami sa ikalawang palapag nitong kondo. Napagtanto ko pong naroon pala ang aming working place. Pinagsimula kami kaagad sa aming gawain. Wala naman akong naging problema dahil mababait naman po ang aking mga kasamahan sa trabaho. Naging abala kami at sunod-sunod ang pagtatrabaho sa loob ng 3 linggo. Makalipas ang mga abalang araw namin, napag-alaman kong naghahanap ulit ng panibagong empleyado ang aming amo. Kaya naman nirekomenda din ni Hana si Ate Melin na asawa ng pinsa namin. Bali, 5 na kami ng mga panahong iyon kaya natuwa po ako. At least hindi na kami gaanong matamlay kahit maayos naman naming nagagawa ang aming mga trabaho. Kagaya ko, may mga naikukwento din si Ate Melin tungkol sa mga nararamdaman niya sa bahay na ito. Anya, may mga panahong kinikilabutan daw siya kapag ka napapagawi ang kanyang tingin sa bawat sulok ng aming kinaruroonan. Yung tipong anumang saglit ay may mga mata raw na basta-basta na lang lilitaw sa kung saan. 18 iyon ng Disyembre. Dahil sa sobrang dami ng rush orders at peak season din ng mga panahong iyon, ay kinausap kami ng mga amo namin na kung pwede kaming mag-stay in ng 4 na araw sa kanila. Hanggang Disyembre 21 na lang kami at magkakaroon kami ng Christmas off, kaya pumayag na din kami nang sa gayon ay matapos na namin ang lahat ng aming pending orders. Marami pa namang nag-aabang na mga customer, kaya kailangan kong makiayon sa aking mga kasamahan. Maliban na nga lang kay Ate Bea na nasa kabuwana na ng kanyang pagbubuntis. Bali, 4 na lang kami ni na Ate Melin, Hana at si Ate Kat. Plano namin sa pagtulog ay maging salitan. Sa umaga ang mga amo naming mahihimbing. Sa gabi naman bandang 6:00 hanggang 1:00 ay sina Ate Melin at Ate Kat. Tapos kami naman ni Hana bandang 1:00 ng madaling araw hanggang 6:00 ng umaga. Sa unang gabi namin, maayos naman po ang lahat at wala kaming naging problema. Sa pangalawang gabi, dahil magkasama kami ni Hana, bumaba na kami para gisingin sina Ate Kat at Ate Melin para kami naman ang matulog. Maayos kaming nahiga sa kama. Sobrang lamig ng kwarto
dahil sa hanging ibinubuga ng aircon, kaya bumangon ako para magbanyo. Nilingon ko si Hannah at nakitang nakatalukbong siya ng kumot. Nakapatay po ang ilaw sa kwarto kaya madilim. Pareho po kasi kami ni Hannah na hindi sanay matulog na may ilaw. Habang nasa banyo po ako, ay may naulinigan akong parang isang iyak ng sanggol. Pinakinggan ko itong mabuti sa pag-aakalang nagmumula lang ito sa katabing condo unit, ngunit napatda ako. Hindi ako maaaring magkamali. Nagmumula sa loob ng iniduro ang iyak ng sanggol, kaya automatikong napatayo ako at nagtatakbong lumabas ng banyo. Nangangatog ang mga tuhod na hindi ko na tinapunan pa ng tingin ang loob ng CR. Natatakot kasi ako na baka may iba akong mapansin. Baka kung ano ang makita ko, kaya dumire-diretso ako sa salas para puntahan si na Ate Kat. Nakaupo siya sa sofa, nakataas ang kanyang mga paa at nakatalungko. Tinawag ko siya para tanungin kung marami na ba silang natapos. Hindi naman ako sinagot ni Ate Kat, kaya naman imbis na kulitin ko pa siya, hinayaan ko na lamang. At baka dahil sa labis na antok ay wala nang lakas para sumagot pa sa akin, kaya hindi na niya ako pinansin pa. Tumuloy na lamang ako sa kwarto at muling nahiga sa kama. Hanggat maaari, ayaw kong magpuyat dahil siguradong mapapagod ako sa pagtatrabaho kinabukasan. Nakita kong nakahiga pa rin si Hannah at kagaya kanina, nakatalukbong ang babae na marahil ay siyang komportable niyang posisyon sa pagtulog. Papikit na ako nang mapansin kong umalis si Hannah sa kanyang higaan. Sa tingin ko ay may balak siyang magbanyo, kaya hinayaan ko na at natulog. Nagising ako ng 6:00 ng umaga. Nasa working area na si Hannah at nagtatrabaho na. Nakasalubong ko naman si Ate Kat, kaya naisip kong banggitin sa kanya ang nangyari kagabi. Gusto ko lang naman malaman kung ano ang ginagawa niya sa salas kagabi, ngunit nagtatakang tinitingnan niya ako, sabay sabing hindi naman daw siya nagtungo ng salas kagabi. Biniro pa nga niya ako, sabay sabing baka daw nananaginip lang ako. Pero imbis na magreklamo, nanahimik na lamang ako, Kuya Barry. Ikatlong gabi na ng aming pagtatrabaho nang magpaalam sa amin ang aming amo. Aalis daw sila para mamili ng karagdagang materyales, kaya naman naiwan kaming apat sa loob ng working place. Kailangan naming matulog ng maaga para hindi kami antukin sa aming duty mamaya. Sabi pa naman ng aming amo ay magdamag kaming gagawa pagka-uwi nila. Sabay kaming apat na nahiga sa kama kasama sina Ate Kat at Ate Melin. Bandang 9:00 nang magising ako dahil sa ingay ng mga asong tumatahol. Tila ba gustong makapasok sa unit namin? Bumangon ako para sana magbanyo. Pero bago lumabas, nalingunan ko pa si Hannah na nakayup-yup sa sulok tapos nakatalukbong siya ng kumot. Ang dalawa din naming kasamahan ay ganoon din at nagkanya-kanya na sa pwesto nilang hinihigaan. Dahil madilim, kinapa ko po ang switch ng ilaw. Ewan ko ba, bigla akong dilagundong ng kaba nang may makapang malamig sa aking kamay. Malamig at mabasa-basa pa na tila ba ako ay nilalawayan. Naramdaman ko ang paggapang ng kilabot sa aking buong katawan. Ayokong isiping dila ang bagay na aking nahawakan, ngunit nilakasan ko pa ang aking loob at nakipag-unahan sa bagay na iyon para tuluyan kong mabuksan ang ilaw. Ganun na lamang ang pagsigaw ko nang bumungad sa aking harapan
ang isang malaki at bilugang mga mata na nanlilisik habang nakatitig ito sa akin. Ang dila nito ay nakalawit at humahangos na parabang napakalayo ng kanyang nilakbay at nakadama ng takot. Isang malaki at kulay itim na aso. Nangalit ito at sumingasing sa katinangka akong dambahan. Mabuti na lang talaga nakasigaw ako ng malakas kaya bumukas ang pintuan at pumasok ang mga nag-aalalang sina Hana, Ate Kat at Ate Melin. Nagtatakang nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanilang tatlo. Tinanong ko sila kung papaano sila nakalabas nang hindi ko napapansin gayong ako ang unang nagising sa aming apat. Nagtawanan silang tatlo sabay sabing kanina pa daw sila nagising at nakatambay lamang sila sa salas na ikinasikdo ng aking dibdib. Dito na ako nakipagdebate sa kanila. Sigurado akong tulog sila sa aking kamang iniwanan, ngunit paglingon ko doon ay wala na sila. Umiling ako sabay sabing wag nila akong pinagluloloko. Kaya tawang-tawang itinuro ni Hana ang control room ng unit namin, sabay sabing may CCTV naman daw para mapatunayan nilang gising na nga sila ng mga oras na iyon. Ang ginawa nga namin, pinagmasdan ang mga footage. Kitang-kita nga namin sa camera ang sabay-sabay na pagbangon nilang tatlo samantalang naiwan ako sa kwarto. Sinundan namin ang tingin ang paglalakad nila papunta sa sala. Nakita kong umiinom sila ng kape habang sa kwarto naman. May nakita kaming babaeng nakaputi at dahan-dahang gumapang patabi sa akin. Dito na kami kinilabutan na apat. Nahagip pa ng CCTV ang pagkapako sa madilim na ilaw habang nakaabang sa akin ang babae at tinititigan ako. Napaiyak ako dahil sa labis na takot. Aso ang nakita ng dalawa kong mga mata. Bakit babae ang nakuhaan ng kamera? Natigilan kami sa pag-check ng mga footages nang may malakas na boses kaming narinig. Sa tansya po namin, ito ay mga matatanda. Nagdarasal ito ng mga banyagang salita. Paulit-ulit, palakas ng palakas. Nagkatinginan kaming apat at kinumpirma ng isa't isa na pare-pareho naming naririnig ang lahat ng bawat katagang binibigkas nito. Wala namang ibang tao sa kondo kung hindi kami lang. Sino ang matanda at anong ginagawa niya sa loob? Kinilabutan na kaming apat ng tuluyan at naisip na hindi na namin itutuloy ang ika-apat na gabing paglalamay namin sa paggagawa ng mga produkto. Ngunit sinabi sa amin ni Ate Melin na kung magpapa-apekto kami ay talagang hindi namin matatapos ang aming trabaho. Tutal naman daw kung sino man ang naririnig namin ay patay na ito malamang. Habang kami naman ay buhay at kailangan pang kumain. Kaya sana raw, huwag kaming magpadaig sa takot at kailangan namin ng pang Noche Buena sa Pasko. Ang nangyari, hindi na kami nakatulog at mabilis ang ginawa ang aming mga orders. Nagpasalamat kami at mabilis namin itong nagawa. Kaya nang makapagpahinga, ay nag-pack up na at nakiusap sa aming amo na ihatid na kami pauwi. Kaso nga lang, gabi na at mahirap bumiyahe sa daan kaya sabi niya, bukas na lang daw kami umuwi. Wala naman kaming magawa kasi nga wala din talagang sasakyan sa ibaba. Muli kaming nahiga para matulog. Ewan ko ba, hulas ang pakiramdam ko. Mas lalo pang lumala ang mga pagpaparamdam dahil sabay-sabay pa kaming apat na nakakarinig dito. Nagising ako bandang alas tres ng madaling araw at natakot nang may marinig na kumakatok.
natatakot man, ay napilitan akong bumangon at buksan ang pintuan. Ngunit wala namang tao. Tiningnan ko sa bandang hallway at pupunta sana ako sa may bandang hagdanan nang may biglang humila sa akin papasok sa isa sa mga unit dun sa third floor. Pilit kong inaninag ang mukha niya ngunit marahas niya akong hinila at pilit niya akong pinapasok sa kwarto nang sa magpapatinaod na ako ay isang malakas na sampal ang nagpagising sa akin. Napaiyak ako nang tumambad sa aking harapan si Hana. Sabay tanong niya kung ano ba ang nangyayari sa akin at hindi ko raw siya marinig. Kanina pa daw nila ako tinatawag ngunit hindi ko daw sila pinapansin. Umiyak ako sabay sabing kailangan na talaga naming umuwi. Hindi ko na kaya ang mga bagay na nangyayari dito sa amin. Baka mamatay ako sa labis na takot. Hindi rin daw sila mapalagay kaya apat na kaming nakiusap na kailangan na talaga naming umuwi. Tutal mag-aalas 4 na at may mga nagdaraan ng sasakyan kaya nakakasiguro ako na makakasakay na kami. Mabuti na lang talaga at pinayagan kami ng aming amo. Nakauwi kami at nakapagpahinga ng maayos sa sarili naming mga bahay at sa mismong sarili kong kama, Kuya Bari. Kinabukasan ay nakita kong nakatambay si Hana at Ate Melin sa labas. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa unit ng aming amo sa kondo. Iyong tipong palaging may nakatingin sa amin sa bawat galaw ay talagang damandam ako. Sumabay ako sa usapan nila, sabay tanong kay Hana kung bakit nga ba sa tuwing matutulog kami doon ay palagi siyang nakatalukbong. Nagulat si Hana at kinilabutan ako sa sinabi niya. Noong gabi daw na iyon ay hindi siya makatulog kaya nagdesisyon siyang umakyat sa working place para makipagkwentuhan kina Ate Melin. So literally, mag-isa lang ako sa kwarto. Kung ganoon, sino ang kasama ko sa buong gabing iyon? Sanlaksang kilabot na ang tuluyang gumapang sa aking sistema. May katagalan na si Hana na nagsisilbi sa amo naming iyon kaya may alam siyang history kahit papaano. Anya, baka raw ang nagpapakita sa akin ay ang dating katulong na nagpakamatay matapos ding mamatayan ng anak na sa mismong third floor din namatay. May nakapagsabi kasi na isang special child pala yung dalagitang anak ng katulong kaya kung saan-saan nakakarating at nakakapagtago. Minsan daw, hindi na natagpuan iyong kawawang batang iyon, kaya naman halos mabaliw ang nanay sa kahahanap sa kanya. Madalas daw itong magtalokbong sa kwarto habang umiiyak, hanggang sa hindi na niya kinaya ang depresyon at nagbigti ng kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan. Natagpuan naman ng kanyang mga amo ang anak niya sa isa sa mga aparador sa third floor. Naaagnas na ito at mukhang kalunos-lunos ang pinagdaanan. Sabi naman ng iba, nasaraduhan daw ng aparador ang nasabing dalagita pero naalala ko yung humila sa akin noong gabing iyon para ipasok ako sa isang kwarto. Posible bang aksidente lang ang nangyari o may ibang taong sadyang nagpasok sa kawawang dalagita sa kwarto at ikinulong siya sa aparador? Kung anuman ang katotohanan, tanging piping saksi lamang nito ang buong apat na sulok ng kwarto na muntikan ko ng pasukan. Sa ngayon po, Kuya Bari, sa ibang amo naman ako nagtatrabaho at mas marami na kaming magkakasama. Hindi na din kami nagtatrabaho sa gabi dahil umaga na ang schedule ng aming ginagawa. Mas mabuti na din iyon kaysa sa manatili ako sa kondo na iyon. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po.
kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Linda. Magandang gabi sa iyo, Kuya Barry. Nais ko lang po sanang magbahagi ng istorya sa inyong channel. Siya nga po pala. Ako po ay itago niyo na lamang sa pangalang Wally. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking pinsang tawagin na lang natin sa pangalang Francis. Nangyari ito noong minsan niya akong isinama sa bahay ng kanyang kaibigan na huli nang malaman naming may lahi palang aswang. Tawagin na lang natin siyang Gio. Insan, samahan mo naman ako kina Gio. Pista kasi sa baryo nila at yak na maraming inumin doon, pre. Wika niya sa akin. Noong una ay nag-aalangan ako. Kung sasama kasi ako sa aking pinsan, ay wala akong kakilala maliban sa kanya. Isa pa ay malayo ang nasabing lugar at kapag kaganoon ay kinikilabutan ako sa hindi ko naman mawaring dahilan. Wala ka bang ibang maisasama? Para kasing nananamlay ang katawan ko eh. Tugon ko sa kanya. Ako naman, wala. Ikaw lang kasi. Sige na, pangako hindi tayo magpapagabi doon. Wika niya sa akin. Dahil nadala na ako sa pagmamakaawa ng aking pinsan at sa pangako niya ay nagpa siya akong sumama sa kanya. Noon din ay naligo na ako at saka nagbihis ng magara. Subalit, bago pa man kami makaalis ng bahay ay naisipan kong magdala ng kalamansi. Naku, mas mainam ng makasiguro. Mahirap na, baka kasi may aswang sa baryong iyon. Wika ko sa aking sarili. Nakita naman ni Francis ang paglalagay ko ng kalamansi sa aking bulsa, kung kaya nagtanong siya. Para saan yan, pinsan? Napangiti ako sa kanya at pagkatapos ay malumanay na sumagot. Pandepensa lang ito, insan. Mahirap na. Baka aswang pala ang ating makakasalamuha doon at mahawaan tayo nang hindi natin nalalaman. Tanging pag-iling lang ang naging tugon sa akin ng aking pinsan. Nang mga sandaling iyon ay nagpa siya kaming maglakad na patungo sa kalsada. Malayo kasi ang baryo ng kaibigan ni Francis, kung kaya kailangan talaga naming sumakay ng isang tricycle. Makaraan ang ilang minutong paghihintay ay may dumaan ng tricycle. Sumakay kami roon ng aking pinsan at sa hindi namin inaasahan ay may narinig kaming nag-uusap, dalawang babae na kasabay namin. Alam mo, Mari, simula nang maranasan ko ang makakain ng karne ng tao sa pista sa isang baryo, ay hindi na talaga ako pumupunta sa mga pista. Wika ng isang ali. Bakit, Mari? Ano ba ang pangalan ng baryong iyon? Tanong naman ng isa pa. Pareho kaming nagulantang noong mga panahon na iyon nang malaman namin ang tinutukoy pala ng ali ay ang baryong nais naming puntahan. Napatingin ako sa kanya at maging siya ay parang hindi rin makapaniwala sa nangyari at narinig namin. Balak ko pa sanang tanungin ng ali kung totoo ba ang kinikwento niya, ngunit nasakto ring bumaba na bigla ang dalawa. Noong mga panahong iyon ay nanahimik na lang kami ng aking pinsan. Nagpalinga-linga na lang ako sa paligid noong magsimula na kaming tumahak ng lubak-lubak na daanan.
Malapit na tayo. Naghihintay na sa atin si Gio sa isang tindahan doon daw malapit sa kapilya ng kanilang baryo. Saad sa akin ni Francis. Makaraan lang ang isang oras ay nakarating na kaming dalawa sa nasabing baryo. Pagkatapos naming magbayad sa driver ay tumungo kami sa simbahan. Dahil hindi namin alam kung saan banda iyon. Nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga taong nakakasalubong namin. Ate, saan ba rito ang kapilya ng baryong ito? Tanong ng aking pinsan sa aling nakasalubong namin. Noong una ay hindi tumugon ang ali sa amin. Tiningnan niya ang aming mukha at pagkatapos ay parang sabik na hindi ko naman mawari kung ano ang dahilan. Sa banda roon, dumiretso lang kayo at makikita nyo na iyon. May katabing tindahan, malapit lang yun doon basta. Wika niya. Kahit na nag-aalangan kami sa sinabi ng aling iyon, ay nagpasalamat na lang kami at saka nagsimulang tumungo sa tindahan kung saan naghihintay sa amin si Gio. Habang kami ay naglalakad, kapansin-pansin ang mga pagtitig sa amin ng ibang tao. Para kasing may binabalak silang masama sa amin. Pagdating namin sa tindahan ay naroroon na nga ang kaibigan ni Francis. Ipinakilala niya kami sa isa't isa at naglakad na kami patungo sa kanilang bahay. Noong makarating na kami sa bahay ni na Gio, ay niyaya niya kaming kumain. Kahit na medyo nandidiri ako sa masangsang na amoy na aking nalalanghap, ay hindi ako tumanggi sa pagkain. Mga pre, pagkatapos yung kumain ha, mamaya huwag muna kayong umuwi ha. Iinom tayo. Sayang naman ang binili ko kung hindi ito maiinom ngayong pista. Nakangising wika ni Gio. Dahil napatango ang aking pinsan, ay wala na akong nagawa. Batid kong hindi masusunod ang ipinangako niya sa akin na kami ay kaagad na uuwi at hindi kami magpapagabi sa nasabing baryo. Iyon nga po, Kuya Barry. Pagkatapos naming kumain, ay agad na inihanda ni Gio ang mga basong aming gagamitin at ang iinumin namin. Noong mailapag na iyon sa mesa, ay muli siyang nagpaalam. Mga pre, sandali lang ha at kukunin ko ang pulutan natin. Wika niya sa amin. Noong mga panahong iyon ay nahiwagahan ako kay Gio. Para kasing kumislap ang mga mata niya nang wikain niya iyon. Animoy, espesyal ang pulutan kung kanyang itrato. Ano kaya ang pupulutanin natin? Tanong ko sa aking pinsan. Shhh, ka na maingay. Hindi ko alam. Baka isa rin sa ating kinain kanina. Tugon niya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Natigil lamang ang aming usapang magpinsan noong makita naming papalapit na si Gio sa amin. May dala siyang dalawang mangkok na puno ng putahing hindi namin alam. Pagkalapag niya ng mga mangkok sa mesa, ay nagwika siya. Mga pre, alam niyo bang masarap ang karning ito? Alam niyo bang nagmula pa ito sa probinsya ng aking tiyahin? At ipinadala niya lang dito sa bahay nang malamang niyang
magtipis ta rito. Pagkukwento niya. Ah, pare, ano bang karne ito? Tanong ni Francis at saka nilanghap ang usok na nagmumula sa pulutang iyon. Yan ay karne ng usa. Tikman niyo at sigurado akong mamamangha kayo dahil amoy pa lang yan ay nakakatakam na talaga. Sa winikang iyon ni Gio ay agad na kumuha ng kutsara si Francis at saka tinikman niya iyon. Mmm, hay, masarap nga. Oh, tikman mo pinsan. Wika niya nang matapos niyang maisubo at tikman ang karne. Nang mga panahong iyon ay nag-aalinlangan ako. Unang tingin ko pa lang sa nasabing karne ay alam ko hindi iyon karne ng usa. Dahil minsan na akong nakatikim ng karne noon. Ah, Francis, sige lang. Hindi naman ako madalas mamulutan talaga eh. Tsaka mas gusto ko yung puro inumin na lang. Wika ko sa kanila. Dahil sa naging tugon ko, ay napatingin sa akin si Gio. Napalunok ako ng aking laway nang makita kong medyo mabalasik ang pamamaraan ng kanyang pagtingin sa akin. Dahil doon ay nginitian ko na lang siya at ibinaling ko na lang sa aking pinsan ang aking atensyon. Noong una ay naging maayos naman ang aming pag-iinuman. Ngunit nang magsimula ng dumilim ang paligid ay biglang parang nagbabago si Gio. Madalas ko siyang nakikitang naglalaway at parang nakalawit ang kanyang dila. Inilalabas niya kasi ito nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil lang iyon sa kalasingan niya. Ngunit alam kong hindi ako pinaglalaroan ng aking paningin. Francis, pinsan, uwi na tayo. Wika ko kay Francis dahil kinakabahan na ako. Para kasing aswang ang aming kainumang si Gio. Ano nga ba? Mamaya na. Kita mo nag-i-enjoy pa yung tao. Tsaka kung alanganin ang uwi natin ay dito na lang tayo matulog sa kanila. Dahil sa winikang iyon ng aking pinsan ay nakaramdam ako ng inis. Tatayo na sana ako upang iwanan siya pero nasakto ring nagpaalam si Gio sa amin. Oh mga pre, sandali lang ha. Dito lang muna kayo ha. At biglang parang medyo masakit ang tiyan ko eh. Wika niya sa amin. Napatango na lang kami sa kanya. Pagkaalis na pagkaalis niya ay napatitig ako sa karning pulutan na nasa harapan namin. Noong mga sandaling iyon ay naisip ko kung ano ang aking gagawin. Dahil nakayuko na ang aking pinsan noon dahil nga sa kalasingan, kinuha ko ang kalamansing nasa bulsa ko. Walang pag-aalinlangan kong hiniwa iyon at dahan-dahan kong piniga ang katas noon sa karne ng usa. Naghintay ako ng ilang saglit. Panay na rin ang aking paglinga noong mga sandaling iyon dahil baka maabutan ako ni Gio. Uy, hindi! Bulalas ko. Kitang-kita ko kasi kung papaano nagkaroon ng parang amag ang karne at nagbago ang anyo noon. Parang karne ng tao to ah. Nang mga panahong iyon ay nawala ang aking kalasingan. Dali-dali kong niyugyog si Francis upang kahit papaano ay mawala ang kalasingan niya. Pinsan, muwi na tayo. Hindi karni ng usa ang pulutan natin, kung hindi karni ng tao. Tingnan mo may parang mga daliri, may kuko, at saka mayroon pang buhok.
Dahil sa narinig ni Francis ay dali-dali rin siyang tumayo. Maging siya ay parang nawala na rin ang kalasingan. Madali, tumakas na tayo. Wika ko sa kanya. Napalingon pa kami sa bahaging tinahak ni Gio at nang malaman naming hindi pa rin siya nakakabalik, ay umalis na kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, ngunit ang inisip namin ay ang makatakas sa kaibigan ni Francis na isa palang aswang. Kahit pasuray-suray kami sa aming paglalakad at nagkakandada pa, hindi kami tumigil. Napabuntong hininga na lang kaming pareho noong marating namin ang kalsada. Sakto ring may nakaparadang isang tricycle kung kaya pinuntahan namin iyon. Nagpatid kami patungo sa aming bahay at agad din namang pumayag nang malaman niya kung ano ang nangyari sa amin. Pagdating na pagdating namin ay naging panay na ang pagduwal ni Francis. Ikinuwento ko lahat ang nangyari sa aking mga magulang. Nagpa siyang dalhin sa isang albularyong kakilala namin, si Francis. At hindi nga nagtagal ay ginamot kaagad siya ng albularyong si Katerion. Ayon sa albularyo ay mabuti na lang daw at naagapan kaagad siya. Dahil sa mga inusal na orasyon ng albularyo ay guminhawa na ang pakiramdam ng aking pinsan. Ayon sa albularyo ay isa daw yung pamamaraan ng panghahawa ng aswang. Magmula noon, Kuya Barry, ay hindi na namin nakita pa si Gio. Magmula noon ay naging aral sa akin ang tungkol sa aming nasaksihan. Hindi na ako sumasama pa sa mga hindi kilalang kapistahan. Hanggang dito lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento. Gumagalang, Wally. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.